Mga nagbabagang balita na naman ang ating bibigyan ng reaction, mga kapatid, no? Naku po, tangkang panunuhol daw ng DOJ, ibinunyag na VP Sara Lantarang umamin sa publiko, Romualdez Lagot, mga kapatid. Ito ang bibigyan natin ng reaction video mula kay KBBM News PH. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito, mga tol, at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, alam mo na, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago tayong reaction na katulad nito. Huwag na natin patagalin pa, mga kapatid. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Mga ka-BBM, ibinunyag ng kampo ni suspended Congressman Arnie Teves na may mataas na opisyal ng Department of Justice o DOJ ang nagtatangkang manuhol sa isang suspect sa Digamo Islay na si Marvin Miranda. So pag sinasabi mong may mataas, nakatungkulan sa DOJ, siyempre ilan lang yung mapaghihinalaan mo, ilan lang iisipin mo Pero pag sinabi mataas, alam mo na mga kapatid, no? Tuloy natin. Sinabi ni Attorney Tupacio na wala nang alas ang DOJ, kaya nila ginagawa ito matapos isa-isang magsibaligtaran ang mga suspect na kanilang kinuha para idiin si Teves bilang mastermind sa pagpaslang kay Governor Ruel Digamo. Samantala, muli namang naglabas ng video itong si Teves at hinamon itong si Remulla na patunayan sa taong bayan ang mga akusasyon laban sa kanya. Naku. Dagdag pang challenge ni Teves kaya SOJ Boying na kapag hindi niya ito napatunayan ay dapat siyang mag-resign bilang DOJ Secretary. At kung mapatunayan ito ni Remulla, uuwi na ng bansa itong si Congressman Arnulfo Teves Jr. Matinding hamon yun, mga tol, no? Parang lumalabas talagang kumpiyansa si suspended. Tama, suspended representative, mga kapatid, Arnie Teves, na talaga siya ay walang kinalaman at hinahamon niya pa etong si DOJ, mga tol, no? Either way, no, sino man sa kanilang matalo, may gagawin. Pag natalo si Teves at patunayang tama si Remulla, uuwi na lang daw siya ng bansa. Kung sakasakaling tama si Teves at nagkakamali si Remulla, magbitaw na siya sa pwesto. Hinahamon kita, nagsabi ka, di ba, na nag-apply ako ng citizenship sa Timor. Ngayon, paano pag sinungaling yung sinabi mo? Resign ka. Kung totoo, uwi ako. Will you take my challenge? That's my challenge to you, saksi ang buong bansa. Tungkol pala sa citizenship ang pinag-aanuhan nila kung totoo o hindi. No? So walang kinalaman doon sa kaso. Ang buong mundo. Ano ang masasabi mo dito, mga ka-BBM? Sino kaya ang nagsasabi ng totoo at sino kaya ang mas papanigan ng taong bayan? Comment. Si Congressman Teves ba o si SOJ Boying Remulla? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Comment maraming kayo, mga maraming pong salamat. Siniwalat ng legal counsel ni Negros Oriental 3rd District Congressman Arnulfo Arnie Teves na si Attorney Ferdinand Tupacio itong araw lamang ang umano'y tangkang panunuhol ng ilang opisyal ng Department of Justice sa isa sa mga akusado sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Sa isang pahayag, sinabi ni Tupacio na nakatanggap umano ng intelligence report ang kanilang kampo na may mataas na opisyal ng Justice Department ang nag-aalok ng magandang offer kay Marvin Miranda. Si Miranda, mga kabombo, ay tinuturing na co-mastermind sa pamamaslang kay Governor Digamo. Siya ay dating bagman umano at aide nitong si Teves at sinasabi rin na siya ang nag-recruit doon sa grupo na umano'y umatake sa gobernador noong 4 ng Marso ng kasalukuyang taon. Sa kabilang banda ay si Teves naman ay tinuturo bilang utak nga sa likod ng pagpaslang kay Digamo. Paliwanag pa ni Tupacio na biniverify naman nila ang naturang report ngunit nakakatiyak siya na galing ito sa mapagkakatiwalaan nilang source. Posible rin niya na desperado na ang mga opisyal ng Justice Department
dahil sa sunod-sunod na pag-recant o pagbawi ng mga suspect doon sa kanilang mga naunang testimonya laban kay Tevez at laban din kay Miranda. Mm-hmm. Ito rin anya ang huling alas ng Department of Justice laban sa kanilang kliyente. Itong si Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Tevez Jr. naglabas muli ng isang video message patungkol dito o humahamon kay Justice Secretary Crispin Remulla na patunayan ito sa publiko ang mga paratang laban sa kanya. Ayon kay Tevez, paano magkakasya ang nine-seater capacity na eroplano ang 13 pasahero na una nang tinukoy ni Remulla. Naong katrinang mamabatas ang paratang umano ni Remulla tungkol sa isang helicopter ni Tevez na ginamit umanong getaway aircraft ng mga suspect na pumaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Ooh. Tanong ni Tevez, paano rin magkakasya ang 5 pasahero sa isang piloto sa 5-seater capacity na helicopter? Mm-hmm. Binigyan diin ng mamabatas na kinakailangang sagutin ni Remulla ng direkta sa publiko ang mga akusasyong ito. Ang problema rin kasi kay DOJ, ang daming sabi sa no, sa mga media, mga tol, no? At pakinggan natin ang buong pahayag ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Tevez Jr. Secretary Boying, bago ang hamon ko sa'yo, sinisingil ko yung sagot mo sa tanong ko. Paano nagkasya ang 13 na tao sa 9-seater na aeroplano? Isa pa. Paano nagkasya ang 5 pasahero plus piloto sa isang 5-seater na helicopter? Tingin ko obligasyon mo na sagutin ng diretso sa taong bayan yon. Dahil kung hindi, hearsay yun or kung hindi man outright sinungaling. Mm-hmm. O ito, Secretary Boying, seryoso na to ha. Hindi ako naka-sleeveless, nagdamit na ako ng matino para malaman ng lahat na formal ito na hamon sa'yo. Hinahamon kita. Nagsabi ka, di ba, na nag-apply ako ng citizenship sa Timor. Ngayon, paano pag sinungaling yung sinabi mo? Resign ka. Kung totoo, uwi ako. Will you take my challenge? That's my challenge to you. Saksi ang buong bansa at ang buong mundo. Yan ang... Kala ko ba nanganganib ka? Ba't uuwi ka? Dahil na matatalo lang si DOJ, uuwi ka na, no? Ano sa tingin ninyo mga tol? Buong pahayag ni Congressman Arnulfo Tevez Jr. Ang buong bansa at ang buong mundo. Yan ang buong pahayag ni Congressman Arnulfo Tevez Jr. Alright mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa videong pinanood natin? Hindi pa tapos tong kasong to mga tol. Actually, dinidinig na siya sa Senate, di ba? May Senate hearing na tungkol dito. At napakarami pang nagsilitawan, mga tumitistigo, mga against dito kaya Arnie Tevez. Hindi lang sa kanya, no? Kumbaga sa buong Tevez mga tol, no? So sa lahat ng mga nakasubaybay dito sa napakahabang kwento na to mula nung mapas lang ang gobernador doon sa Negros Occidental, mga kapatid na si Digamo, no? Anong masasabi ninyo? Sino bang nagsasabi sa kanila ng totoo? Si DOJ? Si Tevez? Sino sa kanila nagsisinungaling? DOJ? Si Tevez? Comment kayo sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.